Kasunod nga mga idol ng pagkatalo ng Dallas Mavericks sa kanilang Game 1 kanina kontra sa Golden State Warriors ay nagtamo nga daw dito ng injury ang kanilang superstar na si Luka Doncic. Yan nga ang ating unang aalamin ngayon. Nasasamahan ko na rin ang balitang nakatanggap nga po ng NBA Award ang isang Pinoy at ang balitang kinausap na nga po ni LeBron James mismo si Kyrie Irving. Kaya tara mga idol, halina't alamin natin to. Sa kabila nga po mga idol ng napakalaking momentum na daladala at nakuha ng Dallas Mavericks sa kanilang pagkapanalo noong nakarang araw sa kanilang Game 7 laban sa Phoenix Suns ay hindi pa rin naman nga sila umubra pagpunta nila sa Game 1 ng kanilang Western Conference Finals kontra sa Golden State Warriors. Masyado nga po sila ditong pinisikal ng Warriors kaya hindi nga agad nakapalag ang kanilang mga manlalaro. Ni hindi mala nga po nakasabay ang mga players ng Dallas Mavericks sa ipinakita ng Golden State Warriors sa kanilang laban. Pero sa kabila nga po ng mga nangyari ay malaki pa rin naman nga po ang paniniwala ng head coach ng Mavericks na si Jason Kidd na makakabawi sila. Napatunayan rin naman nga nila sa kanilang mga nagdaang laban sa playoffs na kayang-kaya nilang makapag-comeback gaya ng ginawa nila noon kontra sa mga teams ng Utah Jazz at Phoenix Suns. Ang kaso lang mga idol, mukhang mamumroblema na naman nga daw sila ngayon sa kanilang superstar na si Luka Doncic matapos itong magtamo ng injury sa kanyang balikat. Ayon nga po sa inilabas na balita, bigla na lamang nga daw pong sumakit ang balikat nito sa second quarter ng kanilang Game 1. Pero ayon rin naman nga po mismo kay Luka Doncic, hindi rin naman nga daw ito ganun kalala sadyang hindi lamang nga daw siya nagiging komportable sa mga tira dahil dito. Habang dumako naman tayo sa ating pangalawang story ngayon sa balitang nakatanggap nga po ng award ang isa sa mga Pinoy na naglalaro ngayon sa loob ng NBA. Base nga po sa inilabas na balita, eto nga daw po ay walang iba kundi ang Filipino-American guard ng Houston Rockets na si Jalen Green. Kahit man nga po hindi siya napili bilang Rookie of the Year ngayong season sa pagiging kolelat ng kanilang team sa standings ng Western Conference, ay hindi para naman nga ito naging hadlang upang makatanggap siya ng ibang award ngayong taon. Well, base nga po sa inanunsyo mismo ng liga, nakasama nga daw po si Jalen Green sa mga batang player na mapapabilang sa All-Rookie First Team kasunod ng pag-average nito ngayong season ng 17.3 points, 3.4 rebounds na may kasamang 2.6 assists bilang parte ng Houston Rockets. Pero hindi rin naman nga ito nakapagtataka gayong pumapangalawa rin naman nga siya sa mga rookie pagdating sa pagtatala ng puntos. Nakapagtala rin naman nga ito sa kanyang unang taon sa NBA ng halos 157 na 3-pointer kung saan siya ang pumapang-apat na player sa history ng liga na nakagawa ng kanyang karaming 3-pointer. Bukod rin nga po dyan ay nakapagtala rin naman nga ito ng average na 28.3 points sa huling 6 na laban ng Houston Rockets sa regular season. Kaya deserving nga talaga nito na mapabilang sa All Rookie First Team. Habang dito naman tayo dumako at pumunta sa ating huling storya, sa balitang kinausap na nga po mismo ni LeBron James si Kyrie Irving. Kung inyo nga pong matatandaan, hindi nga naging maganda ang paghihiwalay noon ni na LeBron James at Kyrie Irving sa Cleveland Cavaliers, gayong marami nga pong mga fans ang inakala na mayroon silang sama ng loob sa isa't isa. May ilan pa nga ditong nagsasabi na galit si Kyrie Irving kay LeBron, kaya ito umalis sa Cleveland Cavaliers at lumipat sa Boston Celtics. Ngunit ang lahat ng ito ay pinabulaanan mismo ni Kyrie Irving sa kanyang naging pahayag sa media. Inamin nga po nito na siya ang naging problema bakit nabuwag ang kanilang team noon. Pero kahit nga ganoon ay si LeBron James na mismo nga daw ang unang nakipag-usap kay Kyrie Irving para maisaayos ang hindi nila pagkakaintindihan. Kaya ngayon nga daw po ay maayos ng muli ang kanilang relasyon sa isa't isa. Nagkakausap rin naman nga daw sila parati patungkol sa kanilang mga plano at gagawin sa NBA. Kaya dahil nga sa ganitong klaseng balita ay mas lalo na nga pong umingay at tumaas ang porsyento at posibilidad na pasikreto ng pinag-uusapan nitong dalawa na sina LeBron James at Kyrie Irving ang pag-re-reunite nilang dalawa sa iisang koponan.
So yun lamang, mga idol, ang ating pinakabagong video at syempre latest na balita na ating pinag-usapan ngayon sa aking channel. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell. Bisitahin, i-follow nyo na rin at i-like ang ating Facebook page dahil meron din tayo mga ina-upload na mga NBA balita doon. Shout out muna nga pala sa lahat. Maraming salamat, mga idol.